Ayan guys, may panibago na naman tayong i-share na gagawin, no, yung makina nito, yung Suzuki K6A. K6A yung makina, yun yung Suzuki niya guys. Ito yung Suzuki na overhaulin natin ang makina. Ang nangyari kasi kumatok yung ano niya, no guys, yung makina niya. Kumapit na yung connecting rod bearing dun sa crankshaft. So ngayon, nagpalit tayo ng crankshaft. Ayan, papakita ko sa inyo yung makina at isi-share ko sa inyo kung paano magbuo ng makina ng Suzuki na K6A. So, ito yung Suzuki na gagawin natin guys. Oh. Ayan. Ayan. Kung may mga ganito kayong sasakyan, no, panoorin nyo kung paano natin buuhin yung makina nito. Ang nangyari nito, kumatok yung kanyang makina. So ayan yung mga parts. Ayan. So hugasan pa natin yung ibang parts. Nilinisin pa yan bago natin buuhin. So ito na yung engine block nya. Pakita ko sa inyo. So ito yung engine block nya guys, no. Ito yung lumang crankshaft nya guys, oh. Ayan. Kung mapapansin nyo, andito pa yung ito yung connecting rod bearing. Kumapit pa siya. Ayan, kumatok to yung number 2 na piston, number 2 na piston ang nadalo dito sa kanya. Ito yung connecting rod bearing. So yung connecting rod naman ang safe pa, ang naging bumigay lang talaga sa kanya yung bearing. Kaso nga lang, kinain na yung sigunyal niya. Ayan, yung crankshaft. So ngayon guys, ito, may bago tayong crankshaft na ipapalit. So itong block natin, napiting na rin naman si shop to, so bago na yung mga connecting rod bearing. Ayan. Tapos yung side thrust washer natin. Ayan. So ngayon guys, isi-share ko lang sa inyo kung paano magbuo ng makina ng mga gaitong K6A na Suzuki, no. Ayan. So yung ilalagay natin una guys, yung ating main bearing. So may guide po yan dito sa engine block natin, no. Tapos sunod natin naman yung side thrust washer. Ayan. So lagyan natin ng langis. O, lubricate muna natin. So next na natin yung ating crankshaft. So medyo ano ilagay kasi sakto-sakto yung side thrust washer natin dito sa pagitan, no. Lubricate natin ang langis. So ito naman yung cup nya, yung pinaka crankshaft cup. So isang buo na ito. Ayan. Andito na, nakadikit na yung bearing natin, no? Ayan guys. Ayan. So nakalagay na rito sa cup natin, naka-ready na yung bearing.
Ngayon, didikitan lang natin ang ano to, gasket maker, para hindi tayo tagasan ng langis sa gilid lang. Gagamitin nyo guys dito Gista flower, tapos 8 na flower na sakit. 8 tsaka Gista flower. Ang higpit natin dito sa main bearing is 45 pounds. Okay. Ayos. Ayan guys, smooth na smooth yung crankshaft natin, walang sabit. Tsaka walang kalog. So maganda pagkapiting ng machine shop nito pag ganito. Dapat 'to kasi yan, walang sabit yung crankshaft natin ikutin. Pagkatapos nating higpitan yung crankshaft cap o i-torque. So ngayon na-torque na natin. Walang kasabit-sabit yung kanyang crankshaft. So maganda yung pagkapiting ng machine shop. Okay. Sunod naman natin yung rear crankshaft oil seal tsaka flywheel.
Kunwari. So, ayan guys, next natin, cylinder head. So, next natin, cylinder head. Dito ang harap. I-sentro mo lang. Guide din. Ayan. Tanggalin mo yung camshaft. Di natin mailalagay yung bolt. Ito, 8 mo. Bago natin mailagay yung cylinder head bolt, magtatanggal muna tayo ng camshaft. Ang just na ano, sakit ang ganyan flower. Just na flower. Hindi obra yung ano, flower na maiksi, so kailangan dip socket. Yan, mamaya guys, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag lagay ng timing chain o mag-set ng timing nito. So, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-timing nito. Torque natin dyan, buddy, 50 pounds. Napahawak nga, brother. Torque natin ng 50 pounds. Okay. So next natin yung camshaft. Tumuli na sa distributor rin. Ito yung sa exhaust. So 1-3 yung ano. Yeah.
Eh, sunod-sunod muna yung cap dyan. Ano sa'yo? Yung mga number naman yun. So dito guys sa camshaft may mga pointer naman to, no. Pwede tayong hindi tayo magkakamali ng timing dito. So yung pointer nga. Ayan. Ganun din to. Tapos meron dito dito sa kanyang camshaft gear. Ayan. So may pointer din yan. Tapos sa timing chain naman. Ito yung sa camshaft na pointer. Itatama nyo lang, no. So ayan, tulad yan. Ganun din dito sa camshaft natin. Ayan, may kakaibang ibang kulay dyan. So tulad yan, yan. So ito yung sa gear ng camshaft. So ngayon, ituturo ko na sa inyo yung mga timing valve nitong K6A na Suzuki, no? Pagka naglagay kayo ng timing chain. So dito guys, sa camshaft natin, may dalawa siyang pointer. Ayan, meron dito sa ilalim. Kita niyo, ayan. Ayan, sa ilalim, no? Tsaka meron din siya sa taas. Ayan. Ayan, pointer yan. Yun, sa exhaust, tsaka intake. Yung mga pointer yan. Bali, bawat isang camshaft, dalawa ang pointer niya. So ngayon guys, ang sasabit natin na, ano, na sa timing chain. Ito yung timing mark ng camshaft, ng timing chain natin, no? So dito niyo ilalagay. Yan. Dito. Baka malito po kayo, may timing mark pa sa ilalim. So yung sa ilalim naman, hindi yan sentro dun sa ngipin mismo yung pointer na yan. Nakagitna siya. Nakita nyo, nasa pagitan siya, no? Ng mga gear nung sprocket natin, yung camshaft sprocket. Ayan. So ngayon, ito yung kontil na yan. Yung purpose niyan, yung kontil na sa ilalim. So, yan. May kontil yan. Nakita nyo sa screen. Ayan. Ayan yung kontil na yan, oh. Ayan. Ayan yung kontil na yan na tinuturo ko sa screw. Ito, ito, ito. Ayan. Dalawa rin yan sa ilalim. Ito, yung mga kontil niyan, dito nyo rin itatap. Tututok nyo rin dyan sa ilalim ng pointer ng sprocket tsaka rito sa cylinder head natin. Ayan. Okay, kaya nakagitna ito. So, igigitnaan nyo lang to dito. Tapos, ganun din dito sa intake sprocket natin, no? Igigitna rin dyan. So, ngayon guys, tingnan nyo yung position ng ating camshaft ng intake exhaust. Ayan. Ayan. So, ngayon guys, itatiming na natin. Ilalagay ko na yung chain. Ganun din dito sa sprocket naman natin sa crankshaft, no? So, dito nyo lang din isasabit yung timing chain sa baba, yung marking na to, yung yellow na to, no? Ayan, may guhit yan guys dito, ayan. Ayan, sentrong sentro yan sa ngipin ng sprocket na to, ito.
Okay? Lalagay natin yung crankshaft sprocket. So tanggalin muna ulit natin 'to. Okay. Okay. Okay, tama. So ito na guys, no? Ayan. Ayan, timing chain. Tapos ito. Ayan yung timing mark. Lalay-lay muna natin sa kabilang timing chain. Dito tatahan natin. Ayan, position ng timing chain niya. Dito nakatulak yung tensioner natin. Ayan yung timing mark guys, ng yan. Taas baba po timing mark niya. Sa itong sentro na. Ito naman yung sa timing chain, yung pagsasabitan na yan. Ayan. Taas dito. Yan. Thank you.
Okay, na nakasalpak na yung makina na natin na K6A na Suzuki. Ayan guys, ito yung binuo natin, no? Ayan na, nakasalpak na siya. So ngayon, i-start na lang natin. Check natin kung may talsik yung dipstick at kung matining ba yung under na tinaiming natin at binuo na, tinaiming natin yung chain o hindi ba hard starting. So i-start natin. Lumiliw naman lahat na.
ano, pinalitan natin ng crankshaft, piston ring, saka valve seal. Tapos natin yung lipstick, umuusok. Walang calcite, walang lipstick guys. So, pag nag-check lang po kayo na kung halimbawa duda kayo sa makina nyo na blue by, dito lang po kayo sa lipstick mo gano'n mag-check guys. So ito, i-breaking muna natin, no? Ano na po pag time, pag set ng timing ng timing chain ng T6A na Suzuki. Yan, ito yung Suzuki na ginagawa natin. Ito mga gaitong T6A na Suzuki guys, fuel injected na rin to, hindi na siya carb type ha, EFI na siya. Ayan. So okay na yung ginawa natin, so break in na lang to. So once it siya i-start, tahimik na yung makina, wala siyang calcit. So ganun na po pag buo ng makina ng Suzuki T6A na makina. So guys, okay na. So next vlog ulit guys, pag may gagawin tayo, so i-share ko lang sa inyo. Ayan. So pag kung may natutunan pala tayo guys sa T6A natin na pagbuo o pag timing and timing chain, huwag niyo kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, JoJo Gar TV, at saka FB page, JoJo Gar TV din po.